Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So eto pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung nakita nating balita na kung saan mga kababayan nagbigay ng matinding payo etong si Vice Ganda sa isang contestant ng It's Showtime. At doon mapapaisip tayo na kung kaya ni Vice Ganda magbigay ng payo sa iba, bakit hindi niya kayang payuhan yung kanyang sarili na mag-public apology sa publiko mga kababayan doon sa kanilang ginawa nitong si Ayon. At dito matatalakay din po natin yung lumalabas na balita na meron daw pong napakalaking utang di umano etong Tape Incorporated dito sa GMA7 na magiging dahilan upang tuldukan ang pamamayagpag ng Tape Bulaga dito po sa GMA7. At pag-uusapan din po natin yung nangyayaring pagbagsak ng stock market ng GMA7 dito sa videong ito. Pero bago natin pag-usapan yan, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong ating upload na ito, etong ating premiere na ito mga kababayan. At huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga ganitong klase ng video o premiere na katulad po nito mga kababayan. At bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So eto na nga mga kababayan, pag-usapan na nga natin itong mga naglalabas ang balita na ito na kung saan nagbigay daw po ng matinding payo itong si Vice Ganda sa isang contestant mga kababayan at dun sa kanilang mga manonood. Pero yung kanyang sarili, hindi daw po niya mabigyan ng payo na mag-public apology sa publiko dun sa kanilang ginawa nitong si Ayon. So sabi dito sa Lionheart mga kababayan, yan yung source po natin. Eto ah, ayan, Lionheart TV. Sabi po dyan, Vice Ganda tells isip bata contestant to deal with life's cruelties with grit to survive mga kababayan. So nagbigay siya ng payo sa isang contestant ng isip bata, ano po, para makasurvive. Or parang sinabi niya yung pinagdaanan niya mga kababayan, ano po, para makasurvive kung nasasaan siya ngayon. So sabi dito, basahin natin, ito, highlights ko lang ha, yan. Vice Ganda struggles in his early life and career as performer, celebrity, have been an open secret through them. The superstar host has been able to relate with the experiences of the many regular people he crosses paths within the noontime show, It's Showtime. Given his eloquence, Vice Ganda unsurprisingly pulls off any conversation about facing adversities in life and turn into something inspirational for his audience mga kababayan. So parang ikinuwento ni Vice Ganda yung pinagdaanan niya nung nagsisimula pa lamang po siya maging artista or maging komedyante mga kababayan. Ano po, sabi pa dito, eto ah, such in this case, last August 26, when a young mother named Angela joined the segment Isip Bata, as he himself endured many sacrifices and failures in life, Vice Ganda took chance of giving best advice he can provide Angela. It was also an advice to everyone who may be going through the same situation mga kababayan. So eto daw po, may isang contestant na nagngangalang Angela ang naimbitahan dito sa segment ng Isip Bata. At doon nga daw po, etong si Angela, marami daw po mga nangyari sa kanyang buhay. May mga pagkakamali, failure mga kababayan. At nagbigay daw po etong si Vice Ganda ng isang payo or parang ano, parang advice dito kay Angela kung paano makakasurvive sa kanyang mga pinagdadaanan na buhay, kung paano niya malulusutan yung mga pagkakamaling yon. So ngayon mga kababayan, eto yung sinabi ni Vice Ganda. Basahin natin, baka makaka-relate din tayo dito. Sabi ni Vice Ganda mga kababayan dito, ayan, hindi madali ang buhay. Marami kang kakaharapin, kailangan handa ka at may tibay ng loob at kapal ng apog. Kailangan daw ng kapal ng apog. He told the player, adding what the current times demand is grit
and perseverance, mga kababayan, yun yung sinasabi niya. So ngayon, ang pinapayo ni Vice Ganda, kailangan daw may kapal ka ng apog at tibay ng loob. Kaya pala kung makikita natin, mga kababayan, ngayon, ano po, dun sa nangyari na issue ni Vice Ganda at saka ni Ayon, hanggang ngayon hindi nagpa-public apology etong si Vice Ganda. Kasi nga, meron si Vice Ganda na pinangahawakan na tibay ng loob at kapal ng apog. Kasi sabi pa dito, sa panahon ngayon, yan yung sabi ni Vice Ganda, kinakailangan yan. Kailangan makapal ang apog mo. Dahil kung hindi, lalamunin ka ng kapwa mo. So kailangan pala, mga kababayan, kung ikaw meron kang pagkakamali sa buhay mo, ano po, kailangan matibay yung loob mo, makapal yung apog mo, at hindi mo napapansinin yung nagawa mong mali. Ito para sa akin, mga kababayan, kasi sabi ni Vice Ganda, sa panahon daw ngayon kailangan daw po makapal yung apog mo. Ano po, dahil kung hindi daw lalamunin ka lang ng kapwa mo. Hindi ba dapat sa panahon ngayon kailangan marunong kang magpakumbaba at tanggapin yung mga pagkakamali mo at tibayan mo yung loob mo at hindi naman kabawasan sa pagkalalaki mo o pagkasikat mo yung humingi ka ng public apology sa publiko dahil sa nagawa mong pagkakamali? Hindi ba dapat ganun? Ito para sa akin lang naman to, mga kababayan, ha. Hindi ako pwede ako magbigay ng advice. Kailangan makapal talaga yung mukha mo kung gusto mong makamit yung mga pangarap mo. Pero kailangan din marunong kang magpakumbaba sa bawat success na nakukuha mo sa pangarap mo. Kailangan nandoon pa rin yung pagpapakumbaba at kailangan marunong kang mag-accept ng mga pagkakamali mo para tularan ka ng sambayan ng Pilipino at ng mga tao na sumusuporta at sumusunod sa iyo, lalo na at may pangalan ka. Ganun po dapat, mga kababayan. Ano po? So sabi pa dito, the comedian TV host underscore that people especially in tough situation need to have grit when dealing with life's cruelties or mga pagkakamali, mga kababayan. Or sabihin natin, mga sablay sa buhay. Lalo na ngayon, ang mata ng tao, day, ang lulupit. Ito daw sabi ni Vice Ganda, lalo na ngayon, ang mata ng tao dahi ang lulupit, kaya kailangan kapalan mo ang apog mo para makalaban ka sa kalupitan ng kapaligiran, he share. So kaya pala, mga kababayan, kahit anong purbok natin na mag-public apology etong si Vice Ganda, hindi niya ginagawa. Kasi nga sabi niya, lalo na ngayon ang mga tao dahi ang lulupit, yung mga mata ng tao daw po, kaya kailangan kapalan mo ang apog mo para makalaban ka sa kalupitan ng kapaligiran. So ibig sabihin, yung ginagawa ni Vice Ganda ngayon na hindi niya paghingi ng public apology sa mga pagkakamali na nagagawa niya, mga kababayan, is sinasabayan na lamang po niya. Kumbaga, sa madalit salita, mga kababayan, talagang tinitibayan na lamang niya yung loob niya na hindi humingi ng public apology sa publiko dun sa ginawa niyang pagkakamali. Ito ang tunay na influencer. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Yan yung sinasabi nating totoo at tunay na influencer. Hindi niya kinakailangan mag-accept ng kanyang pagkakamali. Makapal nga yung apog, di ba, mga kababayan? Ganun talaga, pagka yung tingin mo sa sarili mo entitled, pero hindi ko naman sinasabi ni si Vice Ganda, talagang kahit anong pagkakamali mo, sa paningin mo, tama yon. Yun na lang, mga kababayan, yan yung the best na influencer. Talagang kahit nagkamali, ayaw niyang tanggapin yung pagkakamali niya kasi nga makapal yung apog niya. So anyway, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil dito sa nakita nating binitawang salita nitong si Vice Ganda? Naniniwala ba kayo na talagang hindi nahihingi si Vice Ganda ng public apology sa kanyang ginawa na pagkakamali? Comment below na lang po, mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic natin. Etong nakita natin na video na kung saan sinasabi dito, mga kababayan, sa videong ito na Anit Gozon pinalaga ng tape na dapat nang isuko, mga kababayan. So ang nilalaman ng videong ito, kayo na lamang po ang bahalang humusga. Hindi ko alam kung tunay or hindi etong videong ito. So gusto lang natin pag-usapan at talakayin lang natin. So ngayon, nasa sa inyo na yon kung ano yung paniniwalaan ninyo. Ano po, mga kababayan? Pero dahil nga sa may lumalabas na balita na ito daw pong Tape Incorporated ay nangungupahan sa GMA7, ngayon nakakita tayo ng isang video, may nagpasa sa atin
At sinasabi dito sa loob at nilalaman ng bidyong ito na ito daw pong Tape Incorporated ay baon na sa utang dito sa GMA7 at balak na ata ng GMA7 di umano na parang tuldok na ang pamamayagpag ng Tape Bulaga. Kung totoo man mga kababayan etong bidyong ito, so talakayin natin, pag-usapan natin yan kasi related to dun sa pag-uusapan natin mamaya na sunod na topic. So i-play na po natin. Naghihintay na lang ng hudyat ang President CEO. E kinakredit natin to ha kay Inside Showbiz. Kanya po yan, ipinost niya nung August 1. So ngayon lang natin pag-uusapan to mga kababayan. Ano po, kanya po yung video. Gagawan lamang po natin ng reaction video sa Facebook po to. So i-post, idiretso na po natin. GMA7 na si Felipe Gozon na i-give up na ang Eat Bulaga at ang kanyang anak na si Annette Gozon dahil malamang sa malamang malulubog lang sila sa utang kung ito ay ipagpapatuloy pa nila. 57 million pesos na ang utang ng Tape Incorporated sa GMA7. Maliwanag mga kababayan, sinabi dito sa video na ito daw pong si Miss Annette Gozon at saka yung kanyang tatay na si Felipe Gozon, may-ari nitong GMA7 mga kababayan, ay balak nang i-give up itong Tape Bulaga dahil nga daw po sa napakalaki daw po ng utang at malulubog lang po ito lalo kung magpapatuloy pa dahil gaya ng nabanggit dito sa bidyong ito is parang 57 million na yung pagkakautang ng Tape Incorporated dito po sa GMA7. Kung totoo man po ito mga kababayan, grabe naman. At talagang masasabi natin dito na parang, diba, malapit na magtapos yung kontrata ng Tape Incorporated dito sa GMA7. Baka hindi na po sila marinyo kung ganito, kung tunay itong sinasabi sa bidyong ito. Dahil nga sa napakalaki na ng pagkakautang nitong Tape Incorporated dito sa GMA7 mga kababayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Monthly pala nagbabayad ang Tape dito at na-delay na ang bayad ng isang buwan nitong June. Another 57 million pesos ulit ang babayaran ng Tape kung matatapos ang buwan na ito. Lubog sa utang ito ang kinakaharap ngayon ng Tape Inc. matapos iwanan sila ng TVJ at mga original host ng Eat Bulaga. Matapos ang pangyayari na ito. Grabe kung tunay ito mga kababayan, napakalaki pala ng impact ng pagkakawala ng TVJ dito sa Tape Incorporated, dito sa Tape Bulaga. Kasi kung makikita po natin mga kababayan, biruin nyo, hindi maliit na pera yung 57 million, napakalaki po nun. kung hindi po nakakabayad etong Tape Incorporated sa upa nila sa GMA7, automatic talaga na matatanggal at matatanggal po sila. Or yung kontrata nila may possible na hindi na marinyo. Kung tunay man ito mga kababayan, grabe naman. anong petsa na ngayon? September na. September 3 na or 2 na mga kababayan. Diba? Paano kung hindi pa sila nakakabayad ngayon? Doble-doble na, patong-patong na, hindi na 57 million. Napakalaki na kung tunay man ito. Hindi na talaga sila maririnyo. Baka yung sinasabi ni Nanay Lolit Solis na baka hanggang 2024 na lang sila, baka magkatotoo nga. Alaki ng 57 million, yun pala yung upa kung tutusin. Di umano, base sa bidyong ito, ang upa ng Tape Incorporated dito po sa GMA7, napakalaki, 57 million, grabe. May mga malalaking kumpanya na advertising ang may bit-bit-bit-bit na abogado sa himpilan. Alright. Inireklamo na ang Tape Inc. hinggil sa advertising na hindi pa rin ipinapalabas sa kanilang programa na Eat Bulaga dahil ipinapa-canceled na ito at hinihingi ang refund. Grabe. Hinihingi na ng refund ang mga sponsor ng naturang show at nais bawiin ang milyong pesos na ininvest nila sa kanilang show upang ipalabas ang kanilang produkto. Ito kasi mga kababayan, hindi natin masasabing fake news to kasi unang-una, etong video pong ito, kung makikita po natin, 7.7 ang likes, ang react mga kababayan. Tapos ang comment po niya, nasa 1,000 na. Ang views po nito, 522,000 na mga kababayan sa Facebook. Dito kay Inside Showbiz. Ganun pala. Kumbaga, nangyayari pala ngayon sa Tape Incorporated, talagang nagsasuffer sila dahil nga may mga advertiser mga kababayan ang naghahabol. Kumbaga ipinapa-cancel na yung kanilang advertise dito sa Tape Bulaga. Tapos ngayon, parang binabawi na, nire-refund nila yung pera nilang ibinayad. Di umano, base sa bidyong ito. At kung totoo man ito mga kababayan, grabe pala nangyayaring crisis ngayon sa Tape Bulaga.
Diba, ipagpatuloy pa natin. Isa lang sa big advertising ng Eat Bulaga na gusto bawiin at refund ang kanilang binayad ay ang sikat na soft drinks na Coke. Patay! Alam naman... Patay si Coke! Binabawi na ni Coke, mga kababayan, kung tunay man ito, ha? Eh, alam naman natin kung gaano kasikat etong si Coke dito sa Eat Bulaga, mga kababayan. Dito sa branded na Eat Bulaga dati. Diba, eto yung malimit. Kung makikita ninyo doon sa mga sugod bahay, doon sa One for All for One, mga kababayan, makikita nyo lagi sponsor ng Coke yung mga ginagawa ni Kuya Jose Manalo, yung mga pinupuntahan nila, yung mga nasusugod bahay nila. Laging may Coke po doon. At talagang masasabi nga natin na numero unong sponsorship etong Coke at saka yung Hanabisi, yan yung malimit nating makita dito sa branded na Eat Bulaga. At ngayon na nga, mga kababayan, binabawi na nga ng Coke di umano yung kanilang ibinaya dito sa Tape Incorporated, yung kanilang pagpapa-advertise. Dahil nga, parang ayaw na nilang ipalabas dahil sa kakaunti na lang yung mga manonood. Di umano, base sa videong ito, mga kababayan. So ipagpatuloy pa natin. Atin na matagal naging sponsor at advertising ng Coke ang Eat Bulaga, naging tahanan na nila ito sa pagpapalabas ng kanilang produkto sa show dahil isa ang Eat Bulaga sa nagpapataas ng sales ng Coke nito nung nakaupo pa ang Jowa Pao at TVJ sa Ama. Sugod Bahay Gang. Dahil wala na ang Sugod Bahay Gang sa Eat Bulaga, hindi na rin may palabas ang advertising ng Coke. Tingin ko dito, mga kababayan, pag binawi ng Coke yung kanilang advertise dito sa Tape Bulaga, automatic yan, mga kababayan. Pag binawi na ng Coke, automatic yan, lilipat yan sa TBJ, sa EAT, mga kababayan, pagka binawi na nila dito sa Tape Incorporated, kung tunay man itong balitang ito, lilipat yan sa EAT, pihado na, shareable na. Mat wala pa rin sagot ang Tape hinggil sa mga advertising na gusto mag-refund. Sa ngayon, mas lumalala na talaga ng sitwasyon sa loob ng Eat Bulaga. Hudyat na lang ang nais marinig ni Annette Gozon dahil ayaw nilang mabaon sa utang ang Tape Inc. kung magpapatuloy pa ang show. Tama! Hindi ang It's Showtime ang ipapalit sa noontime ng Eat Bulaga. May mga balitang iba ang ilalagay dito. Kung ito raw ay papatok, maaari itong magtagal sa ere, at kung hindi naman ito pamatok, wala nang choice ang GMA Network kundi ilagay na ang It's Showtime sa noontime show ng Eat Bulaga. Aray! So may possible na yung mga balitang lumalabas ay magkatotoo na, mga kababayan. Diba, may mga balitang lumabas dati, nababasa nga natin minsan sa Abante yun, na may possible na itong It's Showtime ang maging main noontime show ng GMA 7 pagdating ng araw. Dahil nga, sa kung makikita natin ngayon, yung performance po ng Tape Bulaga, mga kababayan, ng Fake Bulaga ay talagang humihina na sila. Humihina na, although may lumalabas na mga rating, mga kababayan, pero sa mata ng maraming tao, humihina na talaga yung Fake Bulaga, yung Tape Bulaga. So ngayon, ang punto kasi natin dito, kung tunay man itong balitang ito, may pag-asa talaga na mawala na sa ere, sa pag-ere, itong Tape Bulaga, kung tunay man ito, mga kababayan, itong balitang ito. So ngayon, ang isa sa pinupunto ng bidyong ito ay talagang napakalaki ng utang ng Tape Incorporated di umano dito sa GMA 7. Kung tunay man po ito, kung totoo man po ito, mga kababayan. So kayo, ano ang komento nyo hingil sa video na tinalakay natin ngayon? Hingil sa video na ipinakita ko po sa inyo, mga kababayan. So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section kung ano po ang masasabi ninyo dito sa balitang ito. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin na related din po dito sa pinag-uusapan natin ito, mga kababayan. So i-play po natin yung susunod po nating topic, mga kababayan. Eto. Sabi dito, ang source natin dyan ay etong Unbox Diaries. Yan yung nakalagay GMA Network Stock. Eto, Unbox Diaries yung nakalagay, mga kababayan. Yung logo, tapos kulay dilaw kung makikita nyo. Tapos ang nakalagay dyan, eto ang nagsulat dito, si Francis Mendoza. Ipinost po ito June 6, 2023. So ngayon sabi po dito, mga kababayan, GMA Network stock are going down. Pababa yung stock ng GMA Network. So ibig sabihin, hindi po siya tumataas, pabagsak po siya. So ngayon, basahin po natin. According to the Investagram, tama ba?
Instagram.com GMA7 stock price appear to be declining or pabagsak, mga kababayan. With stock price appear to be declining or pawala na, mga kababayan. With this week decline being the most prominent, mga kababayan. So ibig sabihin, yung dating most prominent, mga kababayan, ngayon pawala na, pabagsak na. Sa madaling salita, mga kababayan. So yeah, may graph na nakalagay dyan, mga kababayan, kung makikita nyo. Talagang pangula dito sa pinakamataas na ito, eto, bumagsak na sila ng pababa hanggang umabot na lamang po na yung presyo ng isang stock price nila ay nasa 9.25 pesos na lang. So ngayon, kung makikita po natin itong balitang lumabas, sabi dito, since the beginning of April, the stock price of GMA7 has decreases or pababa. Ano po, sa unang buwan pa lamang po ng April, mga kababayan, yung stock price daw po ng GMA7 ay nag-going down. So ibig sabihin, bumabagsak, mga kababayan, yung profit sa madalit salita. So sabi pa dito, mga kababayan, according to the Instagram.com, although there are no specific causes or proof, perhaps it was because TBJ was about to be laid off or nawala na at the moment, sa momento, mga kababayan. So wala daw ibang nakikita itong mga taga GMA7 na dahilan ng pagbagsak ng kanilang stock price or stock market, mga kababayan. Wala daw silang nakikitang anong dahilan. Kung hindi, siguro di umano ay yung pagkawala ng TBJ, kasi buhat nung umalis ang TBJ, nagtuloy-tuloy na yung pagbagsak ng stock price ng GMA7. Ano po, so sabi pa dito, umabasahin natin na itong nakasulat. Ito yung pamamaalam, ito daw, ito yung pamamaalam ng TBJ, kung makikita nyo, yan. Sabi dito, TV host announcing their departure from Tape Incorporated, or umaalis na sila sa Tape Incorporated. Sabi pa dito, in those it came to pass that the Renewing Time program fired Tito Vic, Joey De Leon, and Tito Soto. They claim to have quit working at Tape, or nag-quit na sila, mga kababayan, or umalis na sila Incorporated. Furthermore, there are no further update on their current whereabouts. We have embedded an official clip from their announcing below. So ito lang yung naging update nung pamamaalam or pag-alis ng TBJ nung May 31, dahil nga sa hindi na sila pagtrabahuin ng Tape Incorporated sa Itbulaga, mga kababayan. So sabi pa dito, on Monday, June 5, Itbulaga resume or nagpatuloy to air live with new hosts. Sa pagla-live sa mga bagong hosts, the hosts are Moment or Paulo Contes, Casily Gaspi, Mabili Gaspi, Betong Sumaya, Alex Samiro, and Betong Sumaya. Yan po yung nakalagay dyan. So ngayon, nagpatuloy daw po yung eto na nga, nakikita natin etong Tape Bulaga sa pag-ere sa pamamagitan ni na Paulo Contes. Sabi pa dito, we will give you more context regarding Itbulaga. Here is brief history. So ito yung history ng Itbulaga. Basahin natin. Itbulaga is a Philippine noontime variety show. Our premiere on July 30, 1979. Mismong GMA na ang nagsabi na yung Itbulaga nagsimula 1979. It was the longest running variety show in the Philippines with over 13,000 episodes. Original host by... Ito, mismong GMA na nagsabi oh. Originally hosted by Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, Chico Holman, and Richie De Horsey, is current air on GMA7 or GMA Network, mga kababayan. So mismong GMA na nagsabi ng original host ng Itbulaga walang iba kung hindi etong Tito Vic and Joey at saka itong si Chico Holman and Richie De Horsey. So sabi pa dito, basahin pa natin, the show was created by Tony Tobiera, who was looking for a way to compete with the popular noontime show Student Canteen. He came up with the idea for a show that would be funny, light-hearted, and family-friendly, mga kababayan. So sabi pa dito, Itbulaga quickly became a hit with the viewers. The show, there are main hosts. Ito, sinabi din nila, Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon were known for the comedic timing
and their ability to connect with the audience. Ayan po yung sinasabi. Miss Moon GMA79 nagsasabi na Itbulaga is TBJ, TBJ is Itbulaga, mga kababayan. So sabi pa dito, the show also feature a variety show, other segment including games, contests, and musical performance, mga kababayan. So ngayon, sabi ng GMA7, basahin pa natin. In 1989, Itbulaga moved to ABS-CBN. The move was controversial as it mean that the show will be competing directly with its former home network RPN. However, Itbulaga continue to be a hit with viewers and it remain the top rated noon time show in the Philippines. So naging controversy pa nga yung paglipat ng Itbulaga dati sa ABS-CBN dahil nga makakalaban nila yung RPN na pinanggalingan po nila. So ngayon, sabi pa dito, in 1995, Itbulaga moved back to GMA Network. The move was seen as a homecoming for the show. It has remained on GMA Network ever since, mga kababayan. But yan yung sabi ng GMA7. Eto, but live production of the program was put on hold from May 31 to June 4, 2023. As a result of Tito Soto, Vic Soto, and Joey De Leon is original host announcing their separation from Tape Incorporated. The announcement was a result of the continuing dispute between the group and Tape Incorporated Chairman Romeo Halosos over Tony Tobiera purported removal from Itbulaga daily operation as well as Halosos show related intention, mga kababayan. So ngayon, kung makikita nyo, parang nagbago nung nawala na ang TBJ dito sa Tape Incorporated, dito sa Tape Bulaga, mga kababayan. Dahil nga, hindi lang yan yung nangyaring pagbabago eh. Kumbaga, talagang kahit GMA7 nadamay dun sa pagbabagong yun. Kung makikita nyo kasi, mga kababayan na, dun sa pagbabagong yun, nung nawala ang TBJ dito sa GMA7, patuloy na nagde-decrease yung mga stock price ng market ng GMA7 at patuloy na bumababa or parang nalulugi, di umano, etong GMA7, mga kababayan. Buhat nung nawala, etong Tito Vic and Joey. So ngayon, sabi pa dito, basahin pa natin, the trio's May 31, 2023 announcement was only live stream via Itbulaga Facebook page and YouTube channel as the new management of Tape Incorporated did not allow. Oh, ito nga, mismong nagsabi na oh, GMA7, mga kababayan. Ito ah, management of Tape Incorporated did not allow the show to go on air live and a replay episode was broadcast instead on GMA Network. Other hosts of the show, Paulo Ballesteros, Jose Manalo, Main Mendoza, Raisa May Dizon, Wally Bayola, Ryan Agoncillo, and Alan Kay together with other production member, cameraman, writer sales also filed their resignation on the same day, mga kababayan. So marami ang sumama dito sa TBJ nung umalis sila. So ngayon sinasabi dito ng GMA7 na yun daw pong management ng Tape Incorporated ay hindi talaga pinayagan na mag-air live etong TBJ. Contradiction po dun sa sinasabi nung mga vlogger na sumusuporta dun sa kabila sa Tape Bulaga na sinasabi nila na talagang ano, planado daw yung pag-alis ng TBJ. Pero mismong GMA na ang nagsasabi, mga kababayan, etong pag-alis ng TBJ ay hindi talaga sila pinayagan mag-air live. Ano po, kasi kung makikita naman po natin sa mga balita ng GMA7, talagang makikita natin doon na talagang mismong nanggaling din naman sa TBJ na talagang hindi na sila pinayagan mag-air live ng Tape Incorporated. So sa madalit salita, pinapaalis na po talaga sila. Ano po, hindi planado yung pag-alis nila. So sabi pa dito, eto ah, on June 5, 2023, Itbulaga resume its live broadcast with Paulo Contes, Bobby Villar, Betong Sumaya, Casile Gaspi, Mabili Gaspi, and Alex Samiro join as a new host of the show. Former host Tito Soto, Vic Soto, and De Leon have filed copyright claim for the name Itbulaga. So dyan nga nagsimula yung copyright issue, mga kababayan. Dito na talaga nagsimula yon. Ano po, so ngayon mga kababayan, ano nga ba yung punto kung bakit natin binasehan para maintindihan nyo yung talagang binagmumulan ng nangyayari ngayon sa isyong ito?
Ano po, dahil related pa rin po yan dun sa tatalakay natin ngayon. Kung makikita nyo mga kababayan sa Barron's website, makikita po natin talaga na lumalagapak itong stock price ng GMA7. Kung makikita nyo po dito, ayan ha, hindi yan. Eto. Kung makikita nyo mga kababayan dito sa website ng Barron's, ayan ha. Ayan. Ayan, Barron's sign in. Nakalagay dito, range, day range. O umabot na ito ng 8 pesos and 20 centavos hanggang 8 pesos and 26 centavos mga kababayan. So kung makikita nyo dito sa graphing na ito mga kababayan, ito lakihan ko, wait lang. Kahit huwag nyo na makita yung mukha ko. Eto ha. Kung makikita nyo sa graph na ito mga kababayan, na noong January 23, mga kababayan, medyo mataas pa. Ano po, medyo mataas pa yung stock price ng GMA7. Ano po, medyo mataas pa yan kung makikita nyo dito. Hanggang dumating na sa kalagitnaan ng March, papuntang April, talagang tumaas mga kababayan. At nung dumating na nga po, yung bandang Mayo, medyo bumabagsak na siya, bumababa na po siya. At doon na nga mga kababayan, nung natapos na itong Mayo, itong May, talagang nagpatuloy na ang pagbagsak ng stock price ng GMA7. Kung makikita nyo, umabot na ng 8 piso na lamang po mahigit. Talagang hanggang September mga kababayan, patuloy yung pagbaba ng stock price ng GMA7, yung kanilang profit talagang bumabagsak ng bumabagsak. Grabe yung nangyari sa kanilang krisis mga kababayan. At may balak pa atang umabot yan ng 6 pesos na lang yung kanilang stock market, yung presyo ng kanilang stock market. Kasi dito, ngayon kung makikita nyo yung profit nila, talagang nasa 8.20 pesos na lang. Ayan o, hanggang 8.26 pesos na lang mga kababayan. So kung makikita nyo nga yung ano nila dito, yung pera nila, yung volume, ayan, 304.7k na lamang po yung talagang masasabi nating volume nila. Pero ngayon bumaba yan, umabot na lang yan nang nasa 200 plus na lang, 299 something mga kababayan. Grabe. Tapos yung market value na lamang po nila is 27.62 billion. Tapos yung kanilang shares outstanding, 3.36 billion mga kababayan. Pero kung sisilipin po natin sa website nila, eto dito sa Barron website, yan. Aha. Kung sisilipin po natin sa Barron website, ang presyo na lamang po ng kanilang market close mga kababayan ay nasa ano na lang, yung real time to ha, real time quote mga kababayan, ay nasa 8.24 pesos na lamang po. Ano po, kumbaga medyo tumaas pa ng 4 na centavos. Parang ganon. Ayan, open 8.30 na lang mga kababayan. So ngayon kung makikita natin dito, eto yung volume. Eto yung sinasabi ko sa inyong volume. Wait lang, lakihan ko lang. Ay, hindi na pala kita pagka nilakihan. Eto yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na volume. Yung volume po ng ano, eto, highlights ko sa inyo. Wait lang ha. Yung volume po mga kababayan, eto, ng GMA ngayon. Ngayon nasa kasalukuyan, eto, ka-open lang natin ng website, ay 299.13,000 na lamang po yung kanilang volume. Tapos, yung kanilang market value is 27.69 billion. Mga kababayan, yung kanilang market value. And then yung kanilang shares outstanding is nasa 3.36 billion. Parang wala din naman nagbago nung nakaraan. Pero ang main point po kasi natin talaga dito, buhat siguro, ito yung nakikita kong dahilan mga kababayan, buhat siguro nung umalis ang TBJ talagang nag-decrease, lalo nang matindi, etong stock price ng ano ng GMA7. Kayo mga kababayan, anong opinion ninyo hingil dito sa mga tinalakay nating issue ngayon? So i-comment nyo na lamang po sa ating comment section at huwag nyo na rin pong kalimutan mag-iwan ng like, share and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga ganitong klase ng video. Kasi kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan, talagang ang nakikita kong dahilan dito, dahil wala nang gaanong nag-advertise, lalo na sa tape Incorporated mga kababayan. Kaya nakikita natin na talagang patuloy yung pag-decrease or pagbagsak
pag-down ng sales market or sales price nitong GMA, mga kababayan. At dahil nga sa pagbagsak ng Tape Incorporated ng Tape Bulaga, ay nadadamay pati yung iba. Pati yung GMA 7 nadadamay, mga kababayan. At buhat nung umalis ang TBJ, yun din yung isa nating nakikitang dahilan ng pagbagsak din po ng kanilang market price. So kayo, mga kababayan, anong komento ninyo hingil dito? Maring i-comment nyo na lamang ha sa ating comment section. At ulitin ko, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng panibagong video. Ulitin ko, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like itong ating upload na ito. At huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po.